mga referee, ginagawa rin namin ang lahat. Ang tamang depensa natin, no? Hindi natin alam tayong mga player, nakakasakit na pala tayo, tapos ginawaan kayo, gumawa ang referee ng foul. Hindi nyo alam, ay, parang naano pa kayo. Pero sa totoo, nakakasakit na pala kayo. Tapos wag po natin uuna ng referee. Ref po lang foul. Meron tayong tinatawag na honest defense. Ha? Meron tayong honest offense. Ha? Kailangan, hindi rin tayo lumabas sa cylinder natin. Itong cylinder natin, katawan natin. Diba? Kailangan walang usbig dyan. Walang usbig. Okay? Ang referee, hindi niya sinasadya na hindi kayo matituan. No? Kasi, wala siyang clear vision. No? Siguro, hindi niyo na ano kasi, naumpisa lang yata itong game na to, wala kayong sports team. No? Wala kayong pinag-usapan, walang referee nagsabi sa inyo, ay ganitong dapat. No? May mga honest offense tayo, okay lang din naman yan, sabay. Walang naman tatama, walang lang tumusin. Ba? Tapos, itong gagawin ko sa inyo, itong sinasasabihin ko sa inyo, gawin nyo lahat ng makakaya nyo, ipanalo yung team nyo. Wala kaming pakialam sa inyo, babantayan lang din namin kayo. Maglaro lang kayo. Ha? Paala kayo sa buhay nyo. Gandang pamilya nyo, eh, di galingan mo. Mapapaya ka sa pamilya mo. Eh. Diba? Diba? Meron naman tapikan, yung tapik naman na ganyan. Wala, baka nababating lang siya sa'yo. Iba naman yung tapik na kampas eh. Tumama man yan o hindi, tatawag ang referee dyan. Ha? Kasi hindi na hinihintay ng referee na masaktan ang mga player. Ha? Gawin nyo lang lahat. Sa ngayon, congratulations kasi nakarating kayo, nakasapatis kayo. Mapapakita nyo ang galing nyo. Maging modelo din tayo sa pamilya natin. Kami lahat gagawin namin. Okay? Ang sabihin natin ngayon, kasi alam ko, taka, sabihin na natin, kayo tayo lang dito. Tayo lang dito magpalay. Diba? Hindi naman tayo makakapagbigay ng kung anong sakit talaga sa ano. Kung may nasaktan ka, sa tingin mong nasaktan, kasi ramdam din natin sa katawan niya na nakasakit na tayo. Tapikin mo lang siya. Tapos kung may problema kayo sa referee, hindi na ano, natakbo ang referee, nagtabihan yung referee. Nagtakunog naman. Huwag yung taasan ng boses ang referee. Ganun lang. Ipakita nyo galing nyo. Kaming bahala sa inyo. Maglaro lang kayo dyan. Gagawin namin lahat ng makakaya namin. Boss, yung ano, yung legal... Ang bawal lang dyan. Bawal lang dyan sa contact. Pareho kayong lalaki. Nagaligan kayo sa loob. Papaya talaga ang pamilya nyo. Boss, yung ano, yung legal attempt, tapos, pwede mo. May mga tira tayo, no? Tinira ngayon. Nag-lay up. Na nasagi. Pero kung hindi naman nagkaroon ng epekto na nawala ang ball, ha? Natin may tapat na magatawa. Maliba lang tapos hindi lang pass. Hindi nagkaroon ng ano, eh. Hindi nagkaroon ng credit ng bigat na nag-ibang direksyon. Pati ang katawan ng player, ng offensa, nawala din. Ha? Tapos ito, ang hinahalimbawa ko sa inyo, malaki, ang player, ito ang kalaban niya. Hindi natin basta-basta matatawagan ng offensive foul kasi malaki lang talaga siya eh. Diba, kalaban, nasa lubong, daga ang kalaban. Aba, hindi naman na. Maliban lang talaga, kung magulang talaga to, kung malaki tao, yung malaki player, kung nag-extend pa siya ng ano, lumabas pa niya sa cylinder. Hindi matatawagan natin yun ang offensive foul. Tapos tandaan ninyo, huwag na huwag yung unahan ng referee. Ref! Tatahimik lang ang referee, pupunta dito sa mesa. Ay, warning ko ito. Numero 1,100 na numero. Boss, yung layup. Yung layup, tapos kapos, pwedeng kunin. Okay, nag-layup ngayon ako. Sino sa inyo? Nag-layup. Kumapos! Ikaw ang kumuha! Pwede mo i-dribble yun, tira mo ulit. Kasi ang ibig sabihin, everybody's ball, nobody's ball na. Nag-layup ka, kumapos, ikaw pa rin nakakuha. River ka, labas. Tira mo. Tumira ka ng press. Maliban lang kung sinadya mo. Diba, tumira ka ng perimeter. Sinadya mo, ano, sinadya mo, pakapusin. Tapos tinakbo. Ay,
tatawagan ka ng ref. Makikita din naman ng referee facial expression nyo. Nasasadya nyo. Normal basketball. Nasasadya nyo talaga na isa kapusta. Makikita yan. Nagdi-dribble tapos nabitawan. Nag-dribble ka, nabitawan mo. Huli mo lang. Huli mo lang. Huli mo lang i-dribble, siyempre. Pasa mo lang. Halimbawa, nagdi-dribble ka, nabitawan mo. Ha? Ikukontrol mo lang sa harang bola. Nahulog pa. No? Kung mahulog pa, huli mo na lang. Huli na i-dribble. Ipasa mo na lang. Tapos ang sinasabing yung step. Hindi natin pwedeng i-ano din naman yan, pero ang Eurostep, wala po yan sa FIBA rules. Ang Eurostep, ang nag- ano ng Eurostep, ay si Manu Ginobili. Ay doon ka maglaro sa Euro. Actually, pwede kang tawagan ng grabe dyan. Sa Eurostep kasi na tayo. Ay, nag-ano ka na nga eh. Ano ba nangyari? Doktrina na muna. Kasi para kasi alam nila yung mga rules. FIBA rules, wala. Tapos dito tayo ngayon, laro, dito tayo naglalaro. Amat yung rules ang gagawin natin. FIBA rules. Oo, sakto lang. Tapos, huwag nyong halimbawa ang laro sa PBA. Ang sa PBA, NBA, house rules, kila yan. Nasaan yung kasi? Professional team, may sabihis lang. Sino? Uwipitig lang sila ng konti ng manood kayo ng FIBA. Nakikita nyo ha, professional na player na NBA. Pero nagpupunta nga pa sila doon pag tumawag ng referee. Naninibago sila pagdating nila sa FIBA. FIBA ang ginagamit natin. Okay.